ano, hindi mo makita yung apron ng kapatid mo. Almusal mo pag lumaki ka. No. Na. Ba yan? Ako nga pala si Hazel Gavayaran, 33 years old. May asawa pero hindi kami kasal. Meron akong dalawang anak, yung isa anak ko yun sa una. Tapos merong nakatira sa akin is dalawa, yung anak ng asawa ko sa una. Tapos anak namin yung bunso. Yan ang trabaho niyan araw-araw. Pagkatapos maghatid. Mando. Ano paborito mo pinag-aaralan sa eskwela? Math, science, ano, English, Filipino, ano? Math? Math. Baba, anong grade mo sa math? English. Ano pa nun yun naman ako eh. Hindi naman porkito ano, hindi ka napapanuin eh. Bakit kaya lang po? Hirap kaya magpaaral. No? 100 million? Hirap
sa aral. Wow. Saan yung mga medal ni Umte nung graduation? Oh my God. Sinabi mo ha? Ay, itap mo yung medal. Doon sa CR. Huwag dyan. Huwag dyan. Kumuha ka ng tabo kung saan mo yan. Ako naman mag-ahabi. Sorry, mag-ahabi yung tabo. Buhay namin harap-harap. Yan. Ano din siya? Scholar din siya. Dati, nangungupahan kami sa Merit. Diyan lang yun sa may Exikel. Tapos, kasi malaki yung upa doon, umuwi kami ng Montalban. Nung umuwi kami ng Montalban, everyday kami bumabiyahe. Kasi dito nag-aaral yung anak ko sa Concepcion. Elementary school dyan. So, sumasama kami yun araw-araw. Tapos buntis pa ako noon. Sumasama ako sa asawa ko. Nagmumotor kami papunta dito. Sa hapon, pagkatapos ng pasok ng anak ko, dyan kami nag-aantay. Dyan sa GMA. Compound. Diyan kami tumatambay kasi inaantay namin maghapon yung asawa ko para makauwi ulit kami ng Montalban. Tapos, na-disgrasya yung asawa ko sa motor. Kaya nag-decide kami na tumira dito. Sakto naman, may pinapaupahan dyan sa Bungad. 2,000 a month. 1 year din kami nakatira doon. In-offer ngayon to, yung bahay na to. Pinatambakan pa to ng asawa ko. Binili niya to ng 10,000. Para hindi na kami maupahan, eto na lang. 8 years na ako nakatira dito. Pero hindi namin sarili to kasi private property to. Kaya hindi talaga matawag, kumbaga mga squatter. Pwede ka ba interviewin? Pagkatapos ko na, anak ng kumari ko, kailangan lang nila sa school. Ah, sige. Magandang po. Salamat po sa nagtanggap po kami sa malita interview ko namin. Ilan po kayo nakatira dito sa bahay? Bali, dalawang kapatid, tapos kaming pamilya, siyam. May trabaho sa construction, construction siya. Pag walang pasok, nangalakal siya. Ngayon, walang trabaho. Andiyan lang sa labas. Unang kasi napupunta lang sa bayaran, sa kuryente. Ano kasi may submitter. Nasa 32 watt, 1 kilowatt. Pag walang wala talaga, nanghutang kami. 5-6. Matindi lang ang pinagdaanan ko, yung nawala yung isa kong anak. 5 years old. Cancer sa dugo. Ito, nata 20 years na. Sabi nila, hindi pa naman totally sure yun. Kasi dito, iba kasing may-ari. Bali, tatlo kasing may-ari dito. Parang pinaglaban namin ito. Magkaroon kami ng sarili ng bahay, makapagtapos yung mga anak ko. Ngayon, na-aresto rin at ikulong ang mga papi sa maliit na kulungan kung saan ang ipapakain na sa kanila ay pasas. Sama po. I have doubts in this place. Ayoko dito. Baka malagod tayo eh. Ano na? O hindi daw, paso. Hindi. Oh my God. Rayo, ka na dito. Rayo, gusto ko pa mabuhay. Ano kayo dito natutulog? Lima. Ano na? Na-reach na natin yung capacity ng lima. Dati 6 kami rito. Dati ang 6 sila dito. Pero maliliit lang kayo, hindi ko ba? Dinosaur. Ate, wag ka dyan. Wag ka dyan. Pre. Wag ka dyan. Pre, wag ka dito, pre. Para tayo naglalakad sa ice. Ang title neto, And Then There Were Dinosaurs. Bakit yung hilig sa dinosaur? Gagawa daw siya ng hayop. Ngayon, gumawa siya ng dinosaur. Ginawa ka ng pinisil-pisil? Oo, oh, ayan o. Oh. Ayan o ginagawa niya o. Oh. Pinipisil-pisil niya o. Oh. Clay naman yun eh. O, oh, clay nga yan. Nakipag-away yung mga, nag-aaway yung mga dinosaur. Kaya sila pinatay. Ayan o. Oh. Tapos nung namatay yung dinosaur, ano to? Tao. Tapos na yung kwento. Ganun lang, namatay yung dinosaur eh. Tulog ka na. Tulog na. Iwanan nyo naman ako. Kanino ba? Ito, magkaka-confidence ka dito sa... Gamurong mag-iwan.
ako ang iniiwan eh. Kakaiba yun ah. Oh my God. Hindi kaya tululupog. Paano naman kwento? Ayaw ko siya. Ikaw na lang maraming alam dun eh. Paano naman magkwento dun? Ikaw si Obi. At si Garfield. Sino ka pala? Ikaw si Squeaky. Basta kahit ano ako. Isipahin si Odie? Huwag mo sisipahin si Odie. Ganun mo malakas. Ikaw yung babae, eto si John. Kasama kayo. Mas ikaw yung anak? Oo. Mama mo na pala ako eh. Ako na pala tatay mo, matulog ka na. Tulog ka na. Hindi, walang kunwari, matulog ka na. Pag natulog ka, bibigyan ka ta ng 20. Isang daan! Ah, 100! Gusto mo 100? Sige, 100. 100 lang. Ah, gusto mo 1,000? Oo. Anong kulay yung 1,000? Violet. Violet yan. Tama. Kamusta bahay niya? Boxing! Bawal swimming pa. Gusto mo mag-swimming? Ha? Gusto mo mag-swimming? Oo. Ang ano ka, baka mag- Oh! Puro siya mag-jujitsu. Lalaking tawag dyan. Ninjutsu. Ganyan. Kung makakatakas. Ninjutsu. Takot ka pala eh. Nanginginig ka. May sakit ka. Ah, may sakit ako pre. May sakit ako. Ba't ikaw yung ano? Ikaw yung namatay. May giliti ka ba? Hindi. Wala? May giliti ka? Wala. Wala? Wala nga. Manihid. Wala rin. Ana. Baba na kami! Baba! Ayoko tumayo! Walo. Anim po yung anak ko, tapos dalawa kami mag-asawa. Ako po wala. Dito lang sa bahay. Yung asawa ko, construction. Kulang. Sorry, kulang pa nga po. Pero inaano na lang. Kutalanan ko. Sa hirap ng buhay. Ginakasya na lang kung binabudget para magkasya. To 1990, nandito na po kami sa lugar na to. Yung pagkagaling namin ng probinsya namin, dito na po kami napadpad. Waray po ako eh, Summer. Kasi nagtrabaho po kami nung wala pa kaming anak. Nagbuntis ako, panganay ko, nangupahan na kami dito kasi dito ang namin na mayroon nagpapaupang. Parang mas komportable nga ako sa probinsya namin eh. Kung may pamasahe lang kami, gusto ko nang umuwi. Ang masakit ko pong pinagdaanan nung nalunod po ang anak ko sa Pasig. Ang anak ko pong panganay, pumunta po kasi kami doon sa... sa kapatid ng asawa ko kasi nakatira po sa Pasig. Tapos po nang pauwi na kami, lumubog po yung bangka. Yung po talagang napakasakit na hanggang ngayon di ko po makalimutan. Parati na lang po akong nagdadasal na sana wag na sa amin mangyari. Kahit kami mahirap, wag na po akong mabawasan ng anak. Ang hinihiling ko po, gusto ko pong makapagtapos ang aking mga anak sa pag-aaral para po makaahong kami sa kahirapan. Kahit man lang isa, dalawang makatapos sa mga anak ko. Pasensya na po kami kasi buhay talaga namin napakahirap niyo. Laban! Benta niya yung kalakal, pang-papin niya.
Bihira lang dito ang bahay na hindi naka-flat screen kahit nasa squatter. Kasi karamihan dito, be, mga nagbubuti. Yung mayayaman, tinatapon nila yung TV. Aayusin yan. Saka magagamit ko, be. Sa pagbubuti, be, aparador, marami kang mapapakinabangan. Kaya... Chairman Palmo. Sweldo ng asawa ko, ano lang, 15 days niya, parang 5,000 plus lang. Ganun. May kaltas pa yun. Pinakaltasan sa SSS. Pag-ibig, titira dun minsan, malinis, 3,500. Pagkakasya, bayad namin sa kuryente. Tubig. Ang tubig namin, isang buwan, 800 plus. Yung kuryente namin, nasa 1,500. So, yung matitira nun, yun na naman muna babudgetin namin. Yung mga sumunod na araw, diskarte na naman ulit. Araw-araw talaga kasi may mga... Tatlong beses sila kumakain. Minsan, 2 kilo kulang. Eh, magkano kilo ng bigas? Mahal na. Minsan, pupunta ako sa mga kaibigan ko. Binigyan ako ng mga pagkain. Napaka-tuwang-tuwa na ako. Tsaka hindi ako nahihiya kasi yun yung totoo. Yun yung totoong buhay namin. Madiskarte kasi ako. Nagtitinda ako ng banana queue. Dati may pwesto ako dyan sa labas. Siyempre, hindi naman laging mabenta yon. Ang ginagawa ko, ano, naglalabada ako, nagka-plancha, naglilinis ako ng kondo ng kaibigan ko, nagpapaligo ako ng may sakit. Basta kung anong meron na racket na pwede kong gawin, ginagawa ko yun para makatulong sa kanya. Pag binayaran ako ng 300, kunyari, naglaba ko. Tuwang-tuwa na ako nun kasi may pangkain na sila. Kinabukasan ulit, iisipin namin, paano na naman? Ganun ulit. Pag minsan wala talaga, nangungutang, hindi ka makakabayad. Kasi minsan pagdating ng sweldo, sakto lang. Ganun. Kaya mahirap talaga yung buhay. Mahirap maging mahirap. Kailan po kayo nag-start? Parang ano pa lang, be? 2 months? Pangalan ng store ko, wala pa nga, ibago lang. Hindi ka naman tarito sa amin mag-ano kasi yung mga tindahan. Araw-araw yun, dito ako. Para ano, kumita. Diba? Super ano, Hinday. OJT. Diba ang hirap? Ang hirap na may tindahan. Pagod lagi. RCQ. Madam, dami mo dyan bisita. Ano nang 10? 10 lang yan. At ito. Mineral ka gano'n? 15. Excuse. Lagay mo lang dyan yung pera. Ay, oo nga. Lagay mo, iwan mo, sabit mo dyan. Hala! Mga pampadagdag ng ano, swerte sa tindahan. Mamaya ako nabayaran. Alam mo na ba, napapugian sila sa'yo, kaya balik sila nang balik. Wala pa yung mga chika babes eh. Anong oras po ba na alas? Lobo? Ano kay Kai? Ay, yung bomba. Anong gulay yan? Anong gulay mo ma? 1340. Ate? Awas na. Anong gulay mo ma? Piso. At piso mo ba ito? Max red. Isang red bear. Hindi ko alam yung paksang lights. Di ba masaya? Enjoy lang kayo. Wala akong ginagawa kundi mag-chismis. Kari kayo lang alam ko. Ano sa'yo, Pepe? Isupit yung mga bata. Pag bumibili yung mga bata, ano bibili mo, be? Ganun. Kasi para balik ng balik. Paano yan nakuha? Okay na.
pinakamahirap nung nagkasakit ako last year. Nagkaroon ako ng sakit na TV. Actually, hindi siya TV, pneumonitis. Yun yung part ng buhay ko na masakit kasi hindi ko sila naaalaga. Yun yung pinaka masaklap na nangyari sa buhay ko yun. Yung nagkasakit ako. Kasi parang na-depress ako nung ang hirap magamot. Asawa ko, iniisip ko, mag-isa lang siya, naghahanap buhay. Walang ibang tumulong sa amin, kundi asawa ko lang. Ngayon parang akala mo mamamatay ka. Pero thanks God pa rin kasi hindi kami pinabayaan. Na-survive ko pa rin yun. Hanggang sa gumaling ako. Gumaling ako na nito lang. Naiyak tuloy. Kasi kung masipag ka, nag-aral ka, hindi ka magiging mahirap. Kami kasi hindi kami nag-aral. Hindi kami nakinig. High school lang ako din. Kaya yun yung kinalabasan. Ganito kami ngayon. Sabi ko sa mga anak ko, mag-aral sila. Kaya yun, ang papa nila ma-absent sila kahit walang baon, may baon. Hindi nga nakapag-aral. Hindi siya marunong magbasa. Kahit nga magsulat, hindi siya marunong. Tinuturuan ko lang yun. Minsan yung mga pipirmahan, hindi niya yun alam. Nabasa ko muna sa kanya. Gusto ko talaga sa kanila makapagtapos sila. Kasi yun lang yung nila. Yun lang yung sandata sa kahirapan. Pag nakapagtapos ka kasi... Balik daw kami. Kahit saan trabaho, pwede ka mag-apply. Hindi ka mamata-matahin. Talagang pinapaalis na kami dito din. Lahat kami dito, wala pa kaming malilipatan. Wala pang mabigay na relokasyon. Kung hindi na kami talaga papaalisin, yung may matino na kaming tirahan, nasa korte na kasi ito eh. Kung baka nakinabang na kami ng lupa, baka itong taon na to, ewan lang namin. Kasi yung sa dulo, mauuna ng tanggalin. Pinaalis kami, sana kami titira. Pag dinimolis at wala pang lilipatan, dyan kami sa kalsada nakatin. Mahirap tumira sa kalsada. Ay, nagkaroon na ka pang pati ng itlog. Ay, Jeremy! Ay, Jeremy! Mamahalusan ako. Kapalitan niya na.
Wait, thank you, baby.